sa Panginoong Jesus. Ako magtitiwala sa biyaya niya't hapag buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nang lalambi, wala kang malapitan, para bang ang taigdig sa iyo'y pinapasan, alalahanin mo sana minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, hindi man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nang lalamig, wala kang malapitan, para bang ang sa'yo'y pinapasan, alalahanin mo sana minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Iyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat, mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Thanks God, it's Friday. Napakabilis po ng araw. Kalulunis lang natin. Ngayon naman, Biyernes na naman.
At tayo na naman ay magkikita-kita uli sa Monday na naman. Napakabilis po ng araw. Tunay nga na tayo po ay magpapangalawang linggo na sa month of June. Kaya sa gabing ito, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo dyan? Panalangin ko, patuloy tayong nasa pag-iingat ng Diyos. Patuloy kayong iniingatan ng Panginoon at nasa maayos kayong kalagayan. Salamat sa patuloy niyong pagtunghay sa gawain ng Panginoon at pagsuporta sa pamamagitan ng panonood. Salamat sa Panginoon sapagkat lagi ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng bawat araw ng magandang araw, ginigising tayo, patuloy tayong pinagkakatiwalaan, patuloy tayong sinasamahan. Salamat sa Diyos dahil hindi siya napapagod at nagsasawa na araw-araw samahan po tayo. Lagi po siyang nandyan kasi mahirap pong mabuhay sa mundong ito kapag wala po ang Panginoon, hindi po natin kakayanin. Mabuti na lang ang Diyos ay tapat na nangakong hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan, lagi tayong sasamahan, lagi tayong babantayan, lagi tayong iingatan. Tunay ngang napakabuti po ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa gabing ito, minsan pa patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Nasa pangalawa na po tayo, the four primary laws of God. Sabi doon, pangalawa sa apat na pangunahing tuntunin o patakaran o batas ng Diyos sa tao. Na tunay nga na ang unang pinag-aralan natin kahapon ay yung inuutos ng Panginoon na sinabi niya na igalang natin at sundin ang ating mga magulang na alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Alam ng Diyos, pag ito'y ginawa natin, sinunod natin, alam ng Diyos, ito'y makakabuti sa atin. Amen po. Kaya alam ng Panginoon na kapag ang mga bagay na ito, hindi po natin ginanap sa ating buhay, lahat tayo po ay anak. May epekto po ito sa atin, sa ating paglaki, may epekto ito sa atin sa pagbuo natin ng pamilya, may epekto ito sa ating character, may epekto ito sa ating kinabukasan. Kaya alam ng Diyos, yun po ang nararapat. Kaya dapat nating gawin. Ano po? In spite kung sino man po, sabi nga doon, yung performance at behavior ng magulang na ibinigay ng Diyos sa atin, kailangan ihiwalay po natin dun sa sinabi ng Panginoon, kailangan pa rin nating sundin at igalang alang-alang sa Panginoon sapagkat yun ay nararapat. Yun ang unang-unang authority na ibinigay ng Diyos sa atin na dapat tayong magpasakop at dapat nating sundin at igalang yung magulang kasi tayo ay sinilang sa pamilya muna bago tayo lumabas ng tahanan. Amen po. Yung second po, mga authority sa school, authority sa trabaho, yung mga authority na nilagay ng Diyos ng ahead sa atin, sa church o saan man, yun po, nakapaloob din po. Pero pinakauna po kasing gusto ilagay sa puso natin ng Diyos ay yung pong sa pamilya. Kasi ang pamilya po ang ating pundasyon. Ang pamilya po ang ating kinagisnan. Ang pamilya ang unang pinagkatiwala ng Diyos sa atin at dito tayo unang isinilang dumilat ang mata natin sa pamilya. Kaya po pamilya ang unang binibigyan tayo ng Diyos ng utos na igalang at sundin ang ating mga magulang alang-alang sa Panginoon at sapagkat yun ang nararapat. Dahil alam ng Diyos, pag maganda po yung pundasyon natin, ito'y makaka-apekto pagdating ng araw sa buhay na atin, sa buhay natin at sa pamilyang bubuin natin. Amen po! Pangalawa po, sa apat na pangunahing tuntunin, patakaran at batas ng Diyos sa tao na kapag ginawa po natin, sinunod natin at ginanap po natin sa buhay natin, sinunod natin ang mga tuntunin ito, alam ng Diyos ito po'y makakabuti sa atin. Hindi mag-uutos ang Diyos ng mga bagay na ikasasama natin. Hindi maglalagay ang Lord ng patakaran ng tuntunin o ng batas na alam niyang ikapapahamak natin. Basta nilagay ng Diyos, alam niya ikabubuti natin. Kaya sabi niya sa Jeremiah 1:12, "The Lord said to me, 'You have sinned correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled.'" Sa Tagalog, tama, sabi ni Yahweh. "At ako'y magbabantay pagkat ibig kong matiyak na magaganap ang aking sinalita." So, bakit po ito yung patuloy kong nire-remind sa atin kung paano kahapon ang sinabi naman niya sa Isaiah, ang mga salita ng Diyos ay hindi babalik na walang nagaganap. Magaganap nito ang lahat ng nasa o purpose ng Diyos bakit niya binigay ang kanyang mga salita. Ngayon naman, sabi niya, babantayan niya, di ba?
Sabi niya, ako'y magbabantay pagkat ibig kong matiyak na magaganap ang aking sinalita. So ngayon naman, nire-remind sa atin ng Panginoon sa four primary laws na binigay niya. Babantayan niya ito na magkaroon ng kaganapan sa buhay natin. Dahil pag once na sinabi ng Diyos, magkakaroon to ng kaganapan. Dahil ang Diyos, pag sinabi niya, ito ay magaganap sa buhay natin. Kaya gusto ng Diyos, ito po ay ating alalahanin. Ito ay ilagay natin bilang reminder sa atin. May epekto kasi ito sa ating buhay kapag hindi po natin ito sinunod yung tuntunin at patakaran at batas ng Diyos. Pangunahing tuntunin niya. Bakit alam niya? Kasi ito'y makakaapekto sa buhay natin. Ano po yun? Sa Galatians chapter 6, di ba? Kung paanong sinabi niya, Galatians chapter 6 verse 7 to 7 onwards ang pag-aaralan natin sa gabing ito. Pero gusto ko uling i-remind sa inyo yung pinag-aralan natin kahapon na yung tuntunin ng Diyos laban sa tuntunin ng tao ay magkaiba. Yung batas ng tao can be bribed, di ba? Pwedeng suhulan, can be distorted or twisted, pwedeng ikutin, kumbaga parang pwede natin i-twisted or distort, sabi no. Distort can be distorted or twisted, can be perverted or corrupted, batas ng tao yan. Can has unfair or unjust practices, di ba? Ang batas ng tao minsan unfair, minsan may unjust practices, batas po ng tao yan, tuntunin ng tao yan. Patakaran ng tao yan. Pero ang batas, tuntunin at patakaran ng Diyos, sabi doon, competent, true, sabi doon, uncorrupted, accurate, firm, righteous, just and fair. So ang sabi doon, yung batas ng tao ay pwede mong masuhulan, pwede mong ikutin, pwede ma-corrupt, pwede ma-distort, ano ba pwede pa? Pwede pang ma-pervert, pwede unfair, minsan unjust. Pero pag ang Diyos ang naglagay ng tuntunin, naglagay ng batas, naglagay ng patakaran, hindi pwedeng suhulan ng tao, hindi pwedeng paikutin ng tao, magaganap at magaganap dahil ang Diyos ang naglagay ng batas. Naintindihan po natin, pero yung batas ng Diyos, fair. Yung batas ng Diyos, just. Diba? Hindi siya unfair. So ang batas ng Diyos ay patas para sa lahat. Walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan ang batas ng Diyos. Amen? Pag sinabi ng Diyos, mayaman ka, mahirap ka, matalino ka, hindi ka matalino, may pinag-aralan ka, wala ka, ikaw ay politiko, hindi ka politiko, ikaw ay may posisyon, walang posisyon, kilala ka, tinitingala ka, o hindi ka kilala, lahat ang batas ng Diyos, pantay-pantay para sa lahat ng tao. Naintindihan po natin. Kaya po yun ay reminder niya sa atin. Basahin natin Galatians chapter 6 verse 7. Ang sabi po dito, huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So the second primary laws of God, anong sabi po doon? Whatever a man sows, this he will also reap. Ano mang itinanim ng tao, aanihin niya. So yan po yung pangalawang tuntunin, patakaran o batas ng Diyos na inilagay niya sa mundo. Tayong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, minsan pa nagpapasakop kami sa kapangyarihan mo. At minsan pa, hinihingi namin ang pagsama ng Espiritu Santo, yung karunungan na galing sa Kanya. Patuloy namin dinideklara, Panginoon, upang ang mga salita mo, tanggapin namin, Panginoon, ang may karunungan at ayon sa iyong kalooban. Ganun din po ang lingkod na magbabahagi ng salita mo. Humihingi kami ng karunungan galing sa iyo, na mga salitang lalabas sa Kanya, mga labi, mga salitang may karunungan galing sa iyo at may pahid ng kapangyarihan mo. Mga salita mong magpapaalala sa amin. Mga salita mo, Panginoon, paragad na pwedeng baguhin ang pananaw namin. Mga salita mo para magbibigay sa amin ng kalinawan, ng kalima, e-educate kami kung ano ang dapat at nais mo, Panginoon. Sapagkat pag sinabi mo ang salita mo, babantayan mong magkaroon ng katuparan sa buhay namin. Kaya Lord, salamat po. Buksan mo ang aming puso at isipan. Ang mga salita mo'y malayang kumilos, Panginoon, sa aming buong katauhan. Salamat po, Ama. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.
So sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin. May tao bang dinadaya ang sarili? Pag sinabing linlangin, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Walang taong dinadaya ang sarili niya. Diba? Sabi doon, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang iniasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So, sowing and reaping ang second primary laws ng primary law ng Diyos sa gabing ito. Sabi doon, reaps what he sows. The principle applies not only negatively but also positively. Pero ito pong kung ano tinanim mo, aanihin mo, hindi lang po ito sa negative. Ito din ay apply na at pwedeng i-apply sa mga positive things na ginagawa natin. So kung ano itinanim mong maganda, aanihin mo rin yan. Kung ano itinanim mong pangit, aanihin mo yan. So ito ay ina-apply, although the principle applies not only negatively but also positively. Kaya nire-remind tayo ng Panginoon na walang nasasayang sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kasi yan ay pangalawa sa pangunahing tuntunin, patakaran at batas ng Diyos na nilagay niya sa mundo, na iniligay niya sa puso ng bawat tao, na kung ano tatanim mo, aanihin mo. Mabuti man o masama, ito ay parehong ia-apply sa buhay mo. Do not be deceived. God cannot be mocked. Huwag mong dayain ang sarili mo. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Yun po yun. Kaya nga lagi ko sinabi ko sa inyo kahapon, hindi nakikita ng tao yung iniisip natin, hindi nakikita ng tao laman ng puso natin, pero sa Diyos, hayag ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi dito, hindi mo madadaya ang Diyos. Kaya nga eh, huwag kang magsasayang, magsasawang, huwag kang manghihinayang gumawa ng mabuti para sa Diyos. Bakit hindi mo madadaya ang Diyos? Lahat ng mabuting bagay na ginawa mo, alam ng Diyos, nakalista yan kay Lord. Hindi yan nakakalimutan ng Panginoon. Maaring hindi nakikita ng tao, pero sa Diyos hayag. Kaya nga sinabi niya, huwag kang magsasawang gumawa ng mabuti. Bakit hindi mo madadaya ang Diyos? O ganun din sa negative, di ba? Sa negative, lahat ng bagay na ginagawa natin, nakikita ng Diyos. Hindi natin siya pwedeng dayain. Kaya ngayon, so sabi po doon, una, sa verse 6 to 7, verse 7 sabi doon. So 2 Corinthians 9:6 to 8, meron tong elaborate, kumbaga parang pinalawak ng Diyos yung sa mabuting bagay muna tayo. Sabi sa 2 Corinthians 9:6 to 8, tungkol sa sowing and reaping, tandaan ninyo ito, verse 6, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. It talks about the quantity of sowing. Oh, so doon sa una, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, sinabi doon, ang magtatanim, ang maghahasik ng kakaunti, aani ng kakaunti. Ang maghahasik ng marami, aani ng marami. Diba? Bakit? It talks about the quantity of sowing. Kung ating pong pagtatanim ay minsanan lang, pag umani ka, minsanan lang. Kung lagi masipag kang magtanim, marami kang aanihin. Pero kung tamad kang magtanim, konti lang aanihin mo. Yun yung kumbaga, ang dinutukoy dito ng Panginoon, yung quantity, yung dami, o yung yung sipag mo na magtanim ng mga bagay na mabuti. Amen? Kaya sabi dito ng Panginoon, sabi doon, tandaan niyo ito, ang nag-aasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ang mag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Kung paano, di ba kung madalang kang maggumawa ng mabuti, di madalang din yung mabuting aanihin mo. Kung madalang kang magtanim, masipag ka magtanim, masipag din yung pag-ani mo, mas marami ang pag-ani. Kaya nga sabi niyo, huwag kang magsasawang gumawa ng mabuti. Bakit? Babantayan ko ang mga salita ko na magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Ito sinabi ko, kung masipag ka magtanim, aani ka ng marami. Kung tamad ka magtanim, kukunti aanihin mo the quantity. Sa verse 7, ang bawat isa ay dapat, 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya.
maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ano naman ang tinutukoy dito? It talks about the motives of the heart. Yung motibo naman ng puso natin ang tinitingnan naman ng Panginoon dito. Kapag ikaw ay nagbigay with a cheerful heart, ikaw pag umani ka, malulugod ka rin sa aanihin mo. Yan sabi din ng Panginoon, lahat ng bagay na gagawin natin nang walang pag-ibig, walang kabuluhan. Kaya nga sabi nga, di ba? Kung magbibigay ka ng masama ang loob mo, wala pong dating yun. Walang, not counted. Sabi po ng Bible. Diba sabi po ng Biblia, lahat ng bagay na gagawin natin dapat maayos ang puso. Tama ang motibo natin. Bakit? Kasi sabi ng Bible, darating ang araw, lahat ng ginawa natin mabuti, idadaan sa apoy. At kapag nasunog, wala kang ganding pala. Pero pag yung ginawa mo mabuti, dumaan sa apoy. At ito ay lumagpas. Ibig sabihin, mabuti ang puso mo. Dahil ang Diyos sa puso nakatingin. Kaya sabi ng Panginoon, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Diba? Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Kasi hindi ka rin naman pipilitin ng Diyos magbigay ng naglagpas sa kakayanan mo. Ang gusto lang ng Diyos, nagbibigay ka. Pero ayon sa sariling pasya, ayon sa kakayanan mo. Hindi ka pipilitin ng Diyos magbigay o tumulong o magtanim ng lagpas sa kakayanan mo. Hindi rin gusto ng Diyos yun. Kaya sabi ng Diyos, magbigay ka ng ayon. Ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Kasi aani ni Lord, magbigay ka ng napakalaki, napilitan ka lang. Magtanim ka, marami kang itinanim, mabigat naman sa loob mo. Nagtanim ka nga, pero sinusumbat mo. Nagtanim ka nga, pero di ba hindi dun after si Lord, tinitingnan ng Diyos yung puso niya, ay puso natin. Gusto ng Diyos, magbigay ka, magtanim ka, tumulong ka, ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Kasi si Lord, hindi siya after sa laki, after siya sa puso ng nagbibigay. Kaya sabi doon, small thing becomes big when love is in it. Ang maliit na bagay, lumalaki pag mayroong pag-ibig mong ibinigay. So, ganun ang Panginoon. Kaya nga, di ba sabi ko, yung sabi niya sa Matthew, di ba? 10:42, isang basong malamig na tubig ang ibigay ng taong iyan dahil siya'y alagad ko. At dahil ang taong yun ay alagad ko o anak ko o anuman, basta siya'y dahil nakakakilala kay Lord. Isang basong malamig na tubig, sabi ng Bible, ang taong yun ay tsak na tatanggap ng pagpapala. Bakit basong malamig na tubig? Puso ang tinitingnan ng Diyos. Diba yung babaeng, yung balo na nagkaloob, sabi sa templo, yung parable ni Jesus. Diba marami nagkaloob sa templo? Pero ang sabi ni Jesus, ang higit na nagbigay sa lahat, hindi yung malalaki binigay, itong babaeng ito na ilang kusing lang ang ibinigay, na kung totoosin, napakaliit. Pero bakit siya ang inappreciate ng Diyos? Kasi yun na lang ibinigay niya pa para sa Diyos. So puso ang sukatan ng Diyos sa pagbibigay. Puso ang sukatan ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Kung ano tinanim mo, aanihin mo. Pero ano? Una, yung quantity. Kapag ikaw ay masipag magtanim ng mabuting bagay, masipag kang magbigay, hindi lang po ito material ha. Masipag kang manalangin sa iba, masipag kang tumulong, masipag kang maglingkod, aanihin mo yun, babalik sa'yo. Pero kung tamad ka, sabi nga ni Lord, di ba, huwag pakainin ng tamad. Oh. Diba? Maski si Lord nagsasabi, huwag pakainin ang tamad. Nasa Galatians din po yan. Dahil ayaw ng Diyos ang taong tamad. Kaya sabi doon, diba? Kung ikaw, nagasi ka ng konti aanihin. Nagasi ka ng marami kang aanihin. Masipag ka. Pag masipag ka, magtanim. Masipag din ang pag-ani. Marami din ang pag-ani. Pangalawa, pag nagtanim ka, magbigay ka ng ayon sa iyong pasya. Hindi na pipilitan at hindi mabigat sa loob. Yan ang gusto ng Diyos na pagbibigay. Masaya ang puso mo. Bakit? Dahil pag nagbigay ka, nagtanim ka masama ang loob mo, nagtanim ka na mabigat sa loob mo, walang counted kay Lord John. Kaya minsan, di ba, sinasabi natin, bigay naman ako ng bigay. Pero bakit parang hindi ako pinagpapala? Kumusta puso mo? Kumusta motibo mo? Tulong naman ako ng tulong. Nananalangin naman ako sa iba. Pero ako naman yung naglilingkod kay Lord. Pero bakit parang ganito nangyayari sa buhay ko? Kumusta kapatid yung puso mo? Yung motibo mo? Naglilingkod ka nga, baka naman nagreklamo ka ng reklamo. Gumagawa ka nga, pero kinukumpara mo naman sa iba. Kumusta naman yung puso mo? Baka naman gumagawa ka, tumutulong ka, nagbibilang ka.
motibo ng puso natin. Bakit gusto ng Lord? God loves a cheerful giver. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung sariling pa siya, hindi napipilitan at hindi mabigat sa loob. Yan ang pagtatanim na tunay. Kaya minsan nagtataka tayo, ikaw man, magtanim ka sa batuhan, sabi ng Bible. Magtanim ka sa madawag. Magtanim ka sa maraming damo. Aani? Tutubo? Hindi. Kaya hindi lahat ng nagtatanim, umaani. Hindi lahat ng itinatanim ay ano, umuusbong. Kaya nga ang magsasaka bago magtanim, inaararo. Nilalagyan ng pataba. Nilalagyan ng tamang tubig. Nilalagyan ng tamang sikat ng araw. Inaalagaan ang itinanim. Bakit? Kasi matabang lupa ang kailangan taniman para ikaw ay umani. Ganun din sa atin, sa pagtatanim natin. Kumusta ba, mataba ba ang puso ng taong nagbigay? At mataba ba yung lupang tinaniman? Kaya minsan may question sa atin, bakit ganun? Nagbibigay naman ako, tumutulong naman ako, naglilingkod naman ako, gumagawa naman ako, pero parang walang pag-ani. Kapatid, the motives of the heart, tinitingnan po ng Diyos yan. Isang basahin yan, ang ano tanim, itanim mo, aani mo. Nagtanim ka masama loob, aani ka ng mabuting ani? Nagtanim ka na mabigat sa loob mo, napipilitan ka lang, ginawa mo, napipilitan ka lang, nagtanim ka ng hindi mabuti, aani ka ng mabuti? Hindi po. Kung ano tinanim ng tao, aanihin niya. Una, yung quantity. Pangalawa, yung puso, yung laman ng puso natin. Pangatlo, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. It talks about reaping and purpose of reaping. Sabi doon, na magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, ang sabi doon, ano naman ang tinutukoy dito ng Panginoon? Tinutukoy dito, it talks about reaping and purpose of reaping. Di po ba? Ito naman po ay tinutukoy yung pag-ani mo at yung purpose, bakit ka pinaaani ng Diyos ng sagana? Sabi ng magagawa ng Diyos, ibigay sa iyo ang masagana. Di ba sabi doon? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Naintindihan po natin. Kaya yun po yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon. So doon natin makikita na ang lahat ng bagay na ginagawa natin, may pagtatanim, may pag-ani. Pero nilagyan ko isa-isa. Una, quantity, yung sipag ng pagtatanim. Pangalawa, alin, yung motibo, the quality, yung motibo ng puso mo. Ginawa mo ba? Kung ginawa mo na hindi maayos ang puso mo, wag kang aasa na aani ka ng sagana. Pangatlo, purpose, bakit ka pinapaani ng Diyos ng sagana? At yung reaping, it talks about reaping and purpose of reaping. Diba? Si Lord, sabi nga eh, si Lord, kaya tayong payamanin eh. Ako kaya akong payamanin ng Diyos. Alam ko, sa isang igla, pwede akong payamanin ni Lord. Pwede may magbigay lang sa akin ng million-million, mayaman na ako. Diba? Kaya ni Lord eh, pero alam ng Diyos ang magiging bunga nito sa buhay ko. Baka pag mayaman na ako at marami na akong pera, baka may dahilan na ako hindi na ako mag-BBOP gabi-gabi. Bakit? Kasi si Pastora nasa Boracay. Bakit hindi ako mag-BBOP ngayon, si Pastora nasa Hong Kong? Bakit? Abay, mahinig akong gumala. O diba? Bakit? Maring yung puso ko maiba dahil ang tanda natin yung pagpapala. Yung mga bagay na tinatanggap natin, pwedeng magbago ng puso natin. Alam ng Diyos, pwede kang magmalaki. Alam ng Diyos, pwedeng mabago ang ugali mo. Pwedeng mabago ang karakter mo. Alam ng Diyos, pwede kang maging mataas. Alam ng Diyos, dating ikay mabait, ngayon mabaka maging mapang-alipusta ka. Kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos, pag binigay niya yung bagay na ito, alam niya kung ang puso mo mababago o hindi. Kilala tayo ng maraming tao na bago ng pagpapala. Maraming tao na bago ang ugali ng mga blessing na tinatanggap. Kaya kilala tayo ng Panginoon. Amen? Kaya sabi po doon, so sa verse 8 na tayo. Verse 8, sabi po, sa Galatians chapter 6, verse 8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ito naman yung sinasabi. Sowing in simple nature, flesh, will reap destruction.
Sowing to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Ito naman, yung nagtatanim daw sa flesh will reap destruction. Ang nagtatanim para ma-please ang Espiritu ng Diyos o ang Diyos, magbubunga ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kapatid, yung unang batas na nilagay ng Diyos, igalang mo at sundin ang iyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Diba? Sowing, abi doon sa Spirit, diba? Sowing to please the Spirit. Gagawin mo alang-alang sa Panginoon. Will reap, from the Spirit, will reap eternal life. Pero kapag ikay nagtanim sa flesh, laman, sinful nature, destruction ang aanihin mo. Kaya kapatid, sa gabing ito, kumusta ka bilang anak? Tandaan po natin, anumang itinanim natin sa magulang natin, pag naging magulang tayo, pwede nating anihin. Kaya tinuturuan tayo ni Lord, kung anak ka, magtanim ka ng mabuti sa magulang mo, igalang mo at sundin, dahil isang araw magiging magulang ka rin. Lahat ng itinanim mo, pwede mong anihin. Naalala ko noon ang mama ko, nagagalit ako pag lagi niya sinasabi sa akin, Janet, matulog ka ng tanghali. Naiinis ako! Nagmamamay ako! Nagre-reklamo ako! Ang sarap-sarap maglaro sa labas! Kahit mainit ang araw, usap yung mga kaibigan ko, nagte-text kami, nagja-jackstone kami. Yun pa yung mga laruan namin noon eh. Pero sasabihin ng mama ko, tatawagin ako habang nagja-jackstone kami, Janet! Tanghaling tapat, pasok sa bahay, matulog ng tanghali. Bakit kaya? Kaya hindi naman ako inaantok. Nagagalit ako. Wala akong magawa kundi sumunod. Kaya habang natutulog, anak, kahiga ako, nagre-reklamo ako. Ang sarap-sarap mag-jackstone, ang sarap-sarap maglaro. Ba't kailangan matulog ng tanghali? Ngayon po, pahirapan. Jacqueline, matulog ng tanghali. Jake, matulog ng tanghali. Sounds familiar? Dati naririnig ko sa magulang ko na ako'y naiinis pag sinasabi sa akin. Ngayon, naririnig sa bibig ko, lumalabas sa bibig ko. Yung narinig ko sa magulang ko, magulang na ako ngayon. Sinasabi ko sa anak ko, matulog ng tanghali. At nakikita ko rin yung anak ko, no, medyo batapa-tapa sila yung response nila. Naintindi natin, magiging magulang ka rin pagdating ng araw. Pag sinasabi ko, yung mama ko, Janet, kumain ng gulay. Ayoko, gusto ko chicken. Ayoko, gusto ko baboy. Ayoko, gusto ko isda. Ayoko ng gulay. Naiinis ako, ba't pinipilit ako ng mama kung pahirap na hirap siyang pakainin ako ng gulay. Ngayon, magulang na ako. Jacqueline, kumain ng gulay. Jake, kumain ng gulay. Magiging magulang ka rin. Yung kinaiinisan mong sinasabi ng magulang mo, pagdating ng araw, magiging part mo yon, magiging magulang ka din. Anong gusto pa kita sa atin ng Panginoon? Sowing and reaping. Ang nagtatanim sa flesh, sa sinful nature, destruction ang aanihin. Yan yung negative. Kung nagtanim ka ng galit, destruction yan. Kung nagtatanim ka ng poot, nagtatanim ka ng inggit, nagtatanim ka ng mga bagay na negative, destruction ang anin yan. Pero kung nagtatanim ka to please the Spirit of God, nagtatanim ka to please God, ang dulot niyan, ang bunga niyan, eternal life. Sabi po ng Biblia, kaya huwag tayong magtaka. Minsan pag nasasaktan ko, nung naintindi ko, oo nga, ba't ako nasasaktan ngayon? Way back, numingon ka. Baka may tao kang sinaktan. Ngayon, inaani mo, nasasaktan ka. Nung ngayon may taong nagagalit sa'yo, way back, balikan mo. Bakit totoo ang sinabi ng Bible? Ano ang itinanim ng tao? Aanihin niya pagdating ng araw. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong magsasawang gumawa ng mabuti. Huwag kayong magsasawang magmahal. Huwag kayong magsasawang magpatawad. Huwag kayong magsasawang umunawa. Huwag kayong magsasawang maglingkod. Huwag kayong magsasawang tumulong. Bakit? Alam ng Diyos, hindi nyo madadaya ang Diyos. Isang araw, lahat ng itinanim mo, aanihin mo. Sabi ng Diyos, babantayan ko ang aking mga salita. Magkaroon ng katuparan sa buhay nyo. Amen? Kaya ito po, kaya minsan nagtataka, Lord, bakit po? Bakit po ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit? Way back. Kumusta yung trato mo sa mga taong mababa sa'yo? Kumusta yung trato mo sa mga taong nakapaligid sa'yo? Kumusta especially sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo? Lalo na nung ikay naging anak, kumusta ka sa magulang mo?
Kaya ako humingi ako ng tawad sa papa ko eh. Bakit? Kasi hindi ako naging mabuting anak. Kinatatakutan ko. One time naalala ko, pinatotoo ko ito eh. Na one time ako, si papa ko kasi diba sinabi ko, sinasagot ko papa ko. Hindi ako takot sa kanya, minumura ko siya. Talagang gusto ko masaktan siya. Misa nga nag-ano pa ako, pag one time nanonood ako ng TV, nag-aaway si Rodriguez ba yun? Oo, nag-aaway si Rodriguez tsaka si Maricel Soriano. Oo, patay na yun eh. Si yung lalaki, kalimutan ko yung unang first name niya. Nag-aaway sila sa pelikula, eh nanonood ako. Sabi ni Maricel Soriano dun sa kanyang ano, kay Rodriguez, yung ano, tatay niya sa pelikula. Sabi ni Maricel Soriano, pag binigyan ako ng karapatang pumili ng magulang, hindi ikaw ang pipiliin ko. Sabi niya dun sa tatay niya dun sa pelikula, alam niyo, minemorize ko yun. Sabi ko, bakit pag nag-away kami ng papa ko at meron akong nagusto, ginawa siyang hindi ko nagustuhan, sasabihin ko yun sa kanya. At talagang sinabi ko yun sa papa ko nung one time na meron, maingay kasi ang father ko sa bahay namin. Inis na inis ako kasi sinabi ko sa kanya, alam mo pa, pag binigyan ako ng karapatang pumili ng magulang, hindi ikaw ang pipiliin ko, tandaan mo yan. Galit na galit ako. Nasampal ako ng father ko. Pero okay lang ako masaktan, at least nasabi ko yung gusto kong sabihin. Noon ako'y lumaki, naging magulang ako, hindi pala madali. Hindi madaling maging magulang, hindi madaling magpalaki ng anak. Kaya nung dumating ng time na sinagot ako ni Jacqueline one time, hindi ko alam kung bata pa si Jacqueline noon eh. Walang kung grade 1 siya noon. Eh, may mga kaibigan siya dyan sa Almansa kami nakatira, may mga kaibigan siya dyan mga bata. Hindi ko alam kung meron ako siyang sinabi sa akin, meron siyang sumigaw siya, sinagot niya ako. Ibadating sa akin yung sinagot, alam niyo ba, muntik ko na nasakal ko si Jacqueline sa sobrang galit ko eh, nasakal ko siya. Tapos yung nasakal ko siya, tapos umupo ako kasi iba yung dating sa akin, iyak ako. Alam mo, sabi ng Diyos sa akin, ngayon nararamdaman mo na gaano kasakit sa isang magulang ang sagutin ng kanyang anak. Kaya minsan pag hindi na, kaya nga alang-alang sa Panginoon. Bakit? Isang araw, papahintulot ng Diyos na ano, maranasan natin yung pinaranas natin sa ating magulang para maunawaan natin sila. Kaya wag hanggat maaaga. Humingi ako ng tawad talaga sa father ko. Bakit? Ayokong makita yung ugali ko bilang anak sa mga anak ko. Kaya talaga yung pagsisisi ko, ganun na lang, nanikluhod ako sa Diyos. Lord, ayoko. Ayoko makita sa mga anak ko yung ako, kung paano ako naging anak. Ayoko, Lord. Hindi maganda. Hindi, kasi kapraso pa lang yung sinabing salita ng anak ko. Grabe yung sakit ng kalooban ko. Murahin pa ako. Eh ako, minumura ko papa ko. Kaya nung narinig ko to, iyak talaga ako sa Diyos. Kaya talagang sinika kong humarap sa father ko. Humingi ako ng tawad. I-bless mo ko. Ayokong anihin ko yung karakter ko sa'yo. Ayokong anihin ko sa mga anak ko. Dahil totoo ang Biblia. Kaya yun talagang sinikap ko makahingi ng tawad sa father ko. Nagpakumbaba ako, nagsisi talaga ako. At sabi ko, Lord is fair, my daughter. Ayoko po na maging katulad nila ako na palaban, rebelde talaga. Iniyak ko yun sa Diyos. Talagang inano ko sa Panginoon ko, ano, umarap talaga ako sa magulang ko. Gusto ko, i-bless mo po ako para pagpalain ng Diyos yung pamilyang binuo ko. Kasi ayoko. Kaya kapatid, yun po. Yun ang gusto para sa atin, na ang nagtatanim sa sinful nature, sa laman, aani ng destruction. Kaya sabi ni Lord, huwag kang magsawang magpatawad, kasi alam ng Diyos, pag hindi ka nagsasawang magpatawad, aani ka ng buhay na walang hanggan. Yung aanihin mo mabuti, kasi totoo ang salita niya. Kaya gusto pala ng Diyos, gumawa ka ng mabuti sa mga taong masama sa'yo. Bakit? Aanihin mo yan pagdating ng araw. Kaya pala gusto ng Diyos, ibigin ang mga hindi ka ibig-ibig, ibigin ang away. Bakit? Dahil alam ng Diyos lahat ng itinatanim mo, aanihin mo pagdating ng araw. Bakit? Hindi pwedeng pasubalian ang sinabi ng Diyos. Patakaran ko yan, tuntunin ko yan, babantayan ko yan para magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Lahat ng mabuting bagay na tinatanim mo sa magulang mo, bilang anak ka, sa asawa mo, sa mga taong nakapaligid sa'yo, in due time, aanihin mo, ibabalik sa'yo ng Diyos lahat yan. Kaya sabi ng Diyos, kaya palang utos ng Diyos sa atin, parang tingin natin aping-api.
Di ba parang tingin natin, parang aping-api naman kami sa inuutos ng Diyos. Bakit? Sabi ni Lord, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo pa yung kaliwa. Sabi ni Lord, pag kinuha yung tunika mo, bigay mo pa yung baro mo. Sabi ni Lord, pag pinaglakad ka na 1 milya, lakarin mo 2 milya. Parang bakit naman parang aping-api tayo? Yun ang gusto ng Diyos. Hindi pala. Ang dahilan pala ng Diyos, bakit niya gusto huwag tayo magsawang gumawa ng mabuti? Dahil alam ng Diyos, hindi mo madadaya ang Diyos. Huwag mong dayain ang sarili mo. Ang itinanim ng tao, aanihin niya pagdating ng araw. Kaya pala yun ang gusto ng Diyos, kasi ayaw ng Diyos umani tayo ng distraction. Ayaw ng Diyos umani tayo ng mga bagay na pangit, kaya gusto niya magtanim tayo ng mabuti't maganda. Amen po. Yun po kasi, kaya sabi niya sa verse 9, tuloy natin sa verse 9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Diba? Kaya huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti para pagdating ng tamang panahon. Kaya pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. May takdang panahon. May reaping time. Maring ngayon, nagtatanim ka pa lang, huwag ka magsawang magtanim. Maring ngayon, ikaw lang yung gumagawa ng mabuti, pangit ginaganti sa'yo, huwag ka magsawang magtanim ng mabuti. Maring ngayon, ikaw yung tulong ng tulong, walang tumutulong sa'yo, isang araw lahat ng itinanim mo, babalik takdang panahon. Aanihin mo lahat ng itinanim mo. Kaya sabi ni Diyos, huwag kang magsasawang gumawa ng mabuti. Kaya tayo po sa panahon natin ngayong kabataan mo, lahat, pag nakakita ka ng matanda, kumalinga ka ng matanda. Kumalinga ka, maging mabuti ka sa, sabi niyo, maging mabuti ka sa mga balo. Sabi ng Diyos, yan ang tunay na relihiyon, kalingain ang mga balo at mga ulila. Bakit? Isang araw pwedeng maging balo ka din. Hindi ba? Isang araw pwede ka rin maging ulila. Bakit hindi forever kasama ang magulang? Hindi forever kasama ang asawa? Kaya pala sabi ng Diyos, kalingain ang mga babaeng balo, kalingain ang mga ulila. Bakit isang araw lahat ng itinanim mo sa mga tao ngayong nagdurusa, balo, ulila, byuda, byudo, o sino man yan, o ano man ang kalagayan niya, isang araw, pag dumating ka sa ganung sitwasyon, aanihin mo lahat ng mabuting bagay na itinanim mo. Hindi mo madadaya ang Diyos. Ang itinanim ng taong mabuti, aanihin niya pagdating ng araw. Ang itinanim ng taong masama, may distraction pagdating ng araw. Paalala ng Diyos yan, kasi batas niya yan, hindi pwedeng pasubalian. Pangalawa yan sa pinakasabi ng pangunahing patakaran o tuntuning binigay ng Diyos. Bakit hindi niya pwedeng pasubalian? Tulad ng lalaki, yung lalaki sa magnanakaw na dalawa, di ba yung isang magnanakaw? Sabi niya, Panginoong Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Magnanakaw siya. Pero inacknowledge siya ang Panginoong Jesus. Tinanggap siya ng Panginoong Jesus. Pero yung pag-ani na bilang magnanakaw, namatay siya bilang magnanakaw na nakapako sa krus, hindi pwedeng pasubalian ng Diyos. Nagtanim siya ng pagnanakaw, nagtanim siya ng masamang buhay, namatay siya bilang magnanakaw sa krus ng Kalbaryo. Pero siya'y sinama ni Jesus sa paraiso. Ganon din sa atin, mahal tayo ng Diyos. Hindi mababago yun, hindi mawawala yun. Kahit magkasala tayo, mahal tayo ng Diyos. Pero ayaw ng Diyos gumagawa tayo ng kasalanan. Bakit? Dahil alam niya, may pag-ani pagdating ng araw. Babalik sa atin, kasi hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Sinabi niya yun, anong tinanim ng tao, aanihin niya. Hindi niya pwedeng ano yun, hindi niya pwedeng pasubalian kung ano sinabi niya. Sabi niya sa Jeremiah, binabantayan ko, tama ka, tama, sabi ng Diyos, binabantayan ko ang mga salita ko na magkaroon ng katuparan. Kaya kapatid, verse 10. So sabi doon, not grow weary in doing goods, in a proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Kaya minsan may pastoran, nami ko, bakit ganun? Parang, baka nagtatanim ka pa lang. Baka nagtatanim ka pa lang. May pag-ani. Huwag kang mapapag-do not give up. Huwag kang magsasawa. Huwag kang mapapagod. Hindi sinungaling ang Diyos. May pag-ani. Ngayon kung pangit ang itinatanim mo, tumigil ka na. Magsisi na tayo kay Lord. Bakit? Bakit? Dahil may pag-ani. Habang ikay kinukonvict pa ng Diyos, habang ikay nire-remind pa ni Lord, nire-review ka pa ni Lord, magsisi na. At patuloy naman ni Lord kay Lord na yung pag-ani sa masamang ginagawa ng tao, huwag nawang anihin. Naintindihan po natin. Dahil totoo po ang Biblia. And verse 10, sabi sa verse 10,
Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Di ba? Una, sabi niya sa verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung tayo hindi magsasawa. Verse 10, samantalahin natin ang bawat pagkakataon, ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Lalong higit sa mga kapwa mananampalataya, sabi doon, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Sabi pa rin doon, samantalahin, take every opportunity. Kaya kung meron kang matandang kasama sa bahay, andyan ang nanay mo, andyan ang tatay mo, alagaan mo sila. Bakit? Tatanda rin tayo. Kapag meron kang nakitang balo, gawan mo ng mabuti. Yung abot ng makakaya mo, magiging balo din tayo pagdating ng araw. Pag may nakita kang ulila, kung ano maitutulong mo, tumulong ka isang araw, pwedeng maging ulila ka din. Sabi po ng Biblia, kaya sabi, samantalahin ang paggawa ng mabuti. Huwag magsasawang gumawa ng mabuti. Bakit? Dahil hindi mo madadaya ang Diyos. Ang itinanim mo ngayon, aanihin mo bukas. Gusto mo magandang pag-ani bukas, magtanim ka ng mabuti. Ang sabi po, what we sow will come back to us multiplied. Multiplied, both good and evil. Dalawa po yan, ha? Hindi lang sa good, pwede rin sa evil. Kaya matakot po tayo. Dahil lahat ng tinatanim natin, may pag-ani yan bukas. Huwag kang nag-e-enjoy sa kasalanan. Huwag kang nag-e-enjoy sa maling ginagawa mo. Hindi man nakikita ng tao yan, hayag yan sa Diyos. Sabi ng Diyos, hindi mo madadaya ang Diyos. Ang itinanim ng tao, aanihin niya pagdating ng araw. Ang magtanim sa sinful nature, aani ng destruction. Masisira at masisira tayo. Pero ang magtanim para i-please ang Espiritu ng Diyos, aani ng buhay na walang hanggan. Amen po. Tutuloy po natin. What we sow will come back to us. What farmer sows is grain. His grain expecting the same amount in return. Material blessing. Pag nagtanim ka ng material blessings, pwedeng ang balik material. Pag nagpatanim ka ng material blessing, pwedeng ang balik good health. Pag nagtanim ka ng material blessing, pwedeng ang balik long life. Pag natanim ka ng material blessing, pwede ang balik protection, favor. Diba? Yan yung promise ni Lord sa Malakay 3:10 eh. Kapag ibinigay mo ang yung ikat mo, sabi ng Panginoon, sasawayin ko ang mananakmal. O, diba? Ano ba yung mananakmal? Sakit at karamdaman, sunog, kahirapan, aksidente, sudden death, ano pa? Lahat ng mananakmal, sasawayin niya kapag naging tapat ka sa pagbibigay sa Panginoon. O, kaya minsan yung material na bagay, pwedeng ang balik niyan, hindi material. Pero aani ka pa rin, pangako ng Diyos yan. Amen. Love, more love. Pag nagtanim ka ng pagmamahal, hindi ka nagsawa, to take every opportunity, magpakita ng pagmamahal isang araw. Aani ka ng maraming magmamahal sa'yo. Aani ka ng pagmamahal. Forgiveness, more forgiveness. Respect, more respect. Understanding, more understanding. Help, more help. Sabi po ng Biblia, kaya huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti. At ang sabi doon, samantalahin, take every opportunity. Pero sabi ni Lord, yung kaya mo, hindi napipilitan, kusang pagbibigay ng pagpapatawad, kusang pagbibigay ng pagmamahal, kusang pagbibigay ng respeto, kusang pagbibigay ng pag-unawa, kusang pagsunod, hindi napipilitan. Amen. Aanihin natin. At sabi doon, negative naman, you judge, you will be judged. You reject, you will be rejected. You hate, you will be hated. Not now, but in due time, proper time, reaping time. Ba? Kaya pag puno ka ng galit sa puso mo, puro galit ang response mo, huwag kang, hindi mo madadaya ang Diyos. Isang araw didilat ka. Maraming taong galit sa'yo. Kasi yun eh, kung ano tinanim mo, kaya ganun po sa ating mga magulang. Bakit pala inutos ng Diyos? Mahalin ang mga magulang at sundin. Isang araw, magiging magulang ka rin. Bakit? Ginajudge mo magulang mo? Bakit kami bakit kayo hiwalay ni Papa? Bakit broken family kami? Magkakaroon ka rin ng asawa. Makikita mo kung gaano kahirap magtayo ng pamilya.
Ginajudge mo nanay mo, mga magulang mo, bakit ito lang kaya mo ibigay sa amin? Ba't hindi tayo mayaman? Bakit ganito tayo? Mararanasan mo magtayo ng isang pamilya. Doon mo mauunawaan, hindi madaling kumita ng pera. Hindi madaling makisama sa asawa. Hindi madali kayo. Anuman ang pagulang na nasa iyo, binigay ng Diyos, anuman naging bunga nila, tandaan mo, huwag mong husgahan, igalang at irespeto mo dahil isang araw magiging magulang ka rin. Magkakaasawa ka din, magkakaanak ka din. Naintindihan po natin, kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Bakit? Ang pundasyon, pamilya. Ang pundasyon, bago ka naging asawa, naging anak ka muna. Bago ka naging bienan, naging anak ka muna. Bago ka naging employee, unang-unang pagdilat mo sa mundong ito, anak tayo. Pag nung sinilang tayo sa mundo, kaya mahalaga sa Diyos ang unang primary law. Ano yon? Sundin at igalang ang mga magulang. Alang-alang sa Panginoon sapagkat yun ang nararapat. Bakit? May pangalawang primary law. Ano mang itinanim mo, aanihin mo pagdating ng araw. Amen po. Magandang gabi po at alam ko, patuloy tayong kinakausap ng Diyos. So kung makakabawi, bawi. Take every opportunity. Tatanda tayo, pag may nakita kang matanda, ikalang mo, respeto mo, alagaan mo, unawain mo, habaan mo yung pisi mo, tatanda ka din. Diba? Pag may nakita tayong mga taong nawalan, isang araw, hindi ka, baka ngayon meron ka, paano isang araw kung mawalan ka? Hindi laging, hindi natin alam ang magiging buhay natin. Ngayon meron ka, nagmamalaki ka, tandaan natin. Sabi nga ng Bible, sabi nga ng kasabihan, ang buhay parang gulong, umiikot yan. Baka ngayon nagmamataas ka, kumusta ka pagdating bukas? Kaya sabi ng Diyos, di ba? Wala tayong dapat ipagmalaki. Huwag magsawang gumawa ng mabuti. Take samantalahin ang paggawa ng mabuti. Lalong higit sa mga kapamilya natin sa pananampalataya o kapamilya natin. Bakit? Isang araw, hindi mo madadaya ang Diyos. Ang itinanim ng tao, aanihin niya sa takdang panahon. Pangalawa po yan. Magandang gabi po. Tayong lahat ay umuko, tayo po'y manalangin. Inon, salamat po, sapagkat patuloy mo kaming pinapaalalahanan. Totoo yun, Lord. Minsan yung mga inaani namin ngayon, bunga na maling ginawa namin kahapon. Maring yung mga inaani namin, mga pangit na kalagayan, pangit na sitwasyon. Kung nagtanim kami ng galit, aani kami ng galit. Kung nagtanim kami, Panginoon, ng paragad ng inggit, isang araw, Panginoon, mararanasan din po namin yan. Kung ano yung itinanim namin, hindi ka namin pwedeng dayain, aanihin namin pagdating ng araw. Kaya pinapaalalahanan mo kami, Lord God, huwag kaming magsawang gumawa ng mabuti. At huwag kami, samantalahin namin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Bakit isang araw, Panginoon, mararanasan namin ang mga bagay na ibinigay namin at pinaranas namin sa ibang tao. Lord, habang bata kami, kalingain namin ang mga matatanda. Unawain, abutin, Panginoon, sapagkat isang araw tatanda din kami. Kalingain ang mga byuda, unawain, mahalin ang mga byuda. Ang mga balo, Panginoon, isang araw pwede rin namin itong maranasan. Ang mga ulila, Panginoon, unawain, mahalin, kalingain ng abot sa aming makakaya. Lord, yung mga tao, Panginoon, na ngayon ay walang-wala, may malaking problema, may pinagdadaanan, mga nasasaktan, mga nabibigo. Lord, unawain, abutin namin, ipanalangin namin. Isang araw pwede namin maranasan yung mga nararanasan ng mga taong nakapaligid sa amin. Huwag kaming humusga, kundi ipanalangin sila. Tulungan kung may maitutulong, Panginoon. Iabot ang kamay kung may maibibigay, Father God. At patuloy, Panginoon, na mahalin, unawain, patawarin, Panginoon, dahil isang araw pwedeng yung kanilang nararanasan. Dumilat kami, pwede naming maranasan, Panginoon, dahil hindi ka namin pwedeng dayain. Babantayan mo mga salita mo, magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Lahat ng itinanim namin, babalik sa amin, Panginoon. Kaya Lord, yung pagtatanim namin ng sa salita mo, ng oras sa pagtatanim ng oras sa pakikinig ng salita mo, Lord, aani kami ng buhay na walang hanggan. Yung pagbibigay namin ng oras sa iyo, Lord, pagmamahal namin sa gawain mo, pagmamahal namin sa mga lingkod mo, pagmamahal namin sa mga sa ministry, pagmamahalin namin pa na, sa mga sa salita mo, pagmamahal
namin sa iyo, Lord God. Aani kami ng buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay na ginawa namin sa iyo, itinanim namin para sa iyo. Pagharap namin sa iyo, may reward, may pag-ani, Panginoon, pagdating ng araw. Kaya huwag kami magsasawang makinig ng salita mo. Huwag kami magsasawang gumawa ng mabuti para sa ministeryo. Huwag kami magsasawang gumawa ng mabuti sa mga taong nakapaligid sa amin, sa simbahan, sa mga lingkod mo, sa mga taong ibinibigay mo para tulungan namin ng abot sa aming makakaya. Isang araw, aani kami ng buhay na walang hanggan. Hindi man dito sa lupa yung reward, may reward kami pagdating namin sa langit. At alam namin, Panginoon, yung bunga ng pagsunod namin sa iyo, may bunga dito pa lang sa lupa, pero may reward pa rin yan pagdating namin sa langit, Father God. Yan sabi mo, pagharap namin sa iyo, lahat ng mabuting bagay na ginawa namin, dadaan sa apoy. Pag ginawa namin ang bukal sa aming puso, nang may pag-ibig, Panginoon, may reward kaming matatanggap. Pero pag ang ginawa namin hindi bukal sa aming puso, dadaan sa apoy at masusunog, wala kaming gantimpala sa iyong harapan. Kaya Lord, hindi kami dapat nanghihinayang gumawa ng mabuti. Bakit? May reward, meron ng ganti, may pag-ani na sa lupa, may reward pa pagdating namin sa kalangitan. Lord, multiplied ang balik nito kapag gumawa kami ng mabuti. Samantalahin namin, bakit? Mayroon ng pag-ani sa lupa, pagharapan namin sa iyo, may reward pa ang lahat ng mabuting bagay na ginawa namin, Lord God. Kaya Lord, kung kami naman po ay gumawa ng hindi maganda, ngayon pa lang po nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord God. Kung nanghusga kami, patawarin mo kami. Kung meron kaming unforgiveness, patawarin mo kami. Kung may galit, patawarin mo, Lord. Ayaw naming anihin namin sa aming mga anak. Ayaw naming anihin, Panginoon, ang pagdating ng araw, ang mga bagay na itinanim namin sa aming mga magulang, ginawa namin hindi maganda sa aming mga magulang, sa ayaw namin, sa gusto, pwede namin itong anihin, hindi man sa anak namin, sa ibang tao, at sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Kaya Lord, hanggat may pagkakataon pa, magsisi kami, magpakumbaba kami sa iyo, upang wag naming maranasan ang ipinaranas namin sa aming mga magulang, Panginoon. Wag naming maranasan sa aming mga anak, sa aming mga apo, at kaapo-apuhan, Father God. Marami pong salamat sapagkat binuksan mo ang aming kaisipan. Sa gabing ito, Lord God, salamat po kapagkat lahat ng bagay na ginagawa namin sa iyo, hindi po nasasayang. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. At as namin sa iyo, mga kapatid namin na may prayer request, Father God, Lord, ang kahilingan po ni Arnel Alas, Panginoon, safety and protection, Panginoon, Father God, sa kanyang pagsakay sa barko, Father God. Lord, thank you po, Father God, sa oras na ito. Patuloy ko pong itinatay sa iyo, Panginoon, ang aking kapatid na meron pong kahilingan, si Silverio family, Lord God. Humihiling po, Panginoon, Father God, no negative reaction, Father God, or no negative effect, Lord God, ang vaccine na kanilang tatanggapin bukas ng buong pamilya. In Jesus' name, salamat sa malakas na resistensya ng bawat isa at good health na galing sa iyo. Lord, ganin po sa aming kapatid, Panginoon, Father God, Sister Gayla Disabal pa na nasa Qatar. Patuloy namin dalangin, Lord God, ang protection mo, ang covering mo, Lord God, ang kaaliwan mo, ang pagsama mo, at patuloy pa yung parang ng pag-iingat mo sa aming kapatid. Lord, humingin kami ng panalangin para kay Sister Eva Jocares, Panginoon, ang kagalingan ng kanyang ubo, Panginoon, at negative swab test result in Jesus' name. Lord, ganin po pa yung parang ng aming kapatid na si Gemma Durilag Edora, Panginoon. Humingin kami ng parang yung desire ng puso niya, Lord God, katatagan, Lord, alam mo yon, hindi ko man po mabanggit, Lord, basahin mong laman ng kanyang puso. Salamat, ibigay mo po ang salamat po sa Panginoon na yung desire ng puso niya, ibibigyan mo ng katugunan. Ganun din po ang aming kapatid, Father God, na si ang Altamia de la Cruz family, Father God. Lord, humingi kami ng protection para sa kanila, good health, at ayong pagpapalama, favor mo, at pag-iingat mo sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang work, Father God. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapalat, covering, pag-iingat mo, Father God, sa Altamia de la Cruz family. Ganun din po kay Nita Lakay, Panginoon, gumihingi kami ng good connection, Lord, ng signal, Lord God, upang siya makapanood ng BOP, Lord God. Nahihirapan po siya, Father God. Lord, salamat po sa favor na ibibigay mo po sa iyong anak. Lord, humingi kami, Father God, ng kagalingan, Panginoon, Father God, para kay Marilyn Retolin, Panginoon, na infect ang kanyang mata dahil sa allergy niya, sa meron din sa balat, Lord God. In Jesus' name, dinideklara namin sa iyong mga latay nagkaroon ng kagalingan ng aming kapatid. Dinideklara namin in Jesus' name, complete healing miracle, Father God, sa pangalan ni Jesus. Lord, ganin po ang aming kapatid, yung pong brother
ni Lynn A. Mack, Panginoon na nasa hulo, brother at hulo, Lord God, na hindi po makahinga. Lord, dinadalangin po namin, iunat mong yung kamay, Panginoon. Ang kanyang kapatid ay nasa, si Lynn ay nasa Kalinga Province. Ang kapatid niya ay nasa hulo, Father God. Lord, iunat mong yung kamay. Dinideklara namin sa mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lord, ganinin po, Panginoon, para kay John Lomboy, Panginoon, na naipitan ng ugat sa balakang. In Jesus' name, Lord, dinideklara namin, Panginoon, sa yung mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan, Father God. Lord, si Ronaldo Camero, Lord God, na na-COVID positive, in Jesus' name, dinideklara namin ng malakas na resistensya, malusog na pangangatawan, Lord, at dinideklara namin ng miracle, Father God, sa yung mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, umiling, patuloy din namin dalangin ang favor, Panginoon, para kay Sister Naisa Kay, Nerisa Bangal, na nasa Bermuda, kay Brother Doms and Sister Anisilio, kay Brother Jude and Sister Rosita Kasakop, kay Sister Anna May Kalagayan, kay Christy and Nanay Mitring Kalagayan, Lord, kay Michelle Pascual Pulyon and Brother Marlo Pulyon and family. Ganun din po yung parigas sa aming kapatid, Lord God, sa mga kapatid namin ito, Lord God, sa at sampu na kanilang pamilya, Lord God, dinideklara namin yung favor, covering, Panginoon, protection, good health, long life, answered prayer, at patuloy mong pagsama sa buhay nila. Malalim na relasyon pa lalo, Panginoon, at patuloy pa yun ang pagkakilala sa iyo, sa mga mahal nila sa buhay na hindi pa po nakakakilala. Lord, salamat po sa favor mo sa kanila, sampu na kanilang buong sambayan. In Jesus' name, Father God. Lord, tinatas din po namin sa mga kapatid namin na birthday celebrant today, si Rado Saturnino Panuyo, Walter Espiritu, Julien Gail Nunez, Victoria Villar, Ed Cruz, C.A. Maniego, Delia Espra, Edna Sisteberio, Madeline Noblesa Torres, Ma'am Jennifer Miranda Velasquez Geron. Lord, salamat po, nakikigala kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanilang buhay. Salamat sa good health, long life, Lord God, marami pang karanasan, answered prayer, Lord God, patuloy mong pagpalain ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay at malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. At salamat, Lord, sa mga kapatid naming birthday celebrant ng month of June. Hindi ko man po nabanggit ang pangalan ng iba, kilala mo po sila. Salamat po sa gabing ito, Ama, minsan pa sa mga salita mong laging nagpapaalala sa amin, dahil gusto mo, Lord God, bukas may anihin kaming mabuti, bukas magsagana kami, Lord God, gusto mo bukas pa yung parang mabubuting bagay ang aming anihin at buhay na walang hanggan ay maranasan namin, at yung reward na naghihintay sa amin sa langit maranasan po namin sa pagtatanim namin ngayon ng mabuting bagay. Huwag kaming magsawa, huwag samantalahin namin ang lahat ng pagkakataon, dahil hindi ka namin madadaya kung ano no, tinanim namin ngayon, aanihin namin bukas. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kita-kita po tayo sa Lunes para sa third primary laws ng Diyos. Pagpalain po tayo. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pakilos. At sa hain, tanging dalangin, kami katapuin. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pakilos. At sa himig na I'm not afraid to die.
ng lupa.